Nandito kami ngayon sa de-develop naming Sulads Mindoro Campus. At nagsisimula pa lang talaga kami. Ang aming mga gamit ay mga sinaunang paraan pa para kami ay makapagluto, makapag-igib. At ngayon, pupunta kami dun sa bukal na nandito sa sakop ng campus namin para mag-igib. At sorry, may doon kami dalang isang timba at yung isa, kawayan ang dala. Bakit kawayan? Kasi yan ay magsisilbing igiba namin. Magsilbing isaka ng tubig. At napakasarap ang tubig dyan kapag naisak ang tubig sa loob ng kawayan na yan. Yan ang magiging buhay namin dito. Survival mode habang dinidevelop pa ang campus na to. At ngayon, Sulads, first day ng survival camp namin at nandito ako sa dalawang kasama namin. Na ano yung mga dala nyo, mga ama? Ito ay tambo, ito tambo. Saan nakuha yan? Sumay kawayan. Pang ano yan? Pang ulam natin ngayon. Wow, praise God. At may ano agad tayo, pang ulam. Ngayong tanghali. Ano yan naman yung dala mo, Brad? Kumuha kami ng kawayan para to sa aming gagawing bahay. Ayun. Kasi ang panahon kasi ngayon, hindi mo sabi, tagulan. Kaya kailangan talaga na magkaroon tayo ng sariling bahay. Ayun. So, ano talaga? Kaya mag-survive dito, no? Mga ilang linggo ang kaya? Ilang buwan? Balan na. Till Jesus comes. Till Jesus comes. Amen, amen. God will provide. Amen. Whatever they need. Ayun. At ang mga ibang kasamahan ko dito ay... Ano yung mga ginagawa niyo, mga ina? Hello, good morning! Saya dito sa London! Daming saging! Ano yung ginagawa mo, Sister Josmar? Nagagawa po lang, ano, bubong! Ah, saan ang bubong dyan? Ay, kahoy lang man yan. Ito, oh! Nagata. Hindi yan bubong, bubog! Kung magtitiwala kayo, kaya yan maging bubong. Yan ay lalagyan nila ng mga dahon mamaya para dito sa baba ay hindi sila maanuhan ng ulan. Kasi may darating na ulan. Medyo ma-dilema ang panahon. At yan, nagsimula na kaming magluto. Ito yung ginawa naming lutuan. Kanina yung hinukay namin ng barita. At nakita nyo ngayon ang ganda ng apoy. Kasi may sa pagitan niya may harang na dalawang lupa. Kapag humangin ay hindi siya gaanong iiip ng hangin para hindi mamatay. At mamaya pagluto niyan, isasalang na rin namin yung labong. Ito ang first day ng survival camp namin at napaka-importante na gumawa kami ng lutuan para kami ay makapagluto at may makain. Oh, dahil nga wala kaming dalang mga lutuan at ito ay survival talaga, survival mode. Oh, video kami, we find ways para makapagluto. Walang bato, walang bakal. Ayan. Prayer lang. May prayer siyempre at nakita nyo sinusukat na yung kaldero dun sa lupa. At sa ilalim niya nalagyan na lang ng kahoy. Katalo na. Sotong, pwede ba malaban kung ano yung ginagawa mo ngayon? Ano po ito? Imported kayuran. In kawayan. Anong gamit niyan? Ito, gawin po kayuran sa para sa niyog. Oh.
Nice, nice. Hindi mo upuan. Nice. Ganyan ba? Ganyan yan? So, ganito. Ganito yan. Pagka dito niyog, at upo, kakakuskusin mo ganyan. Nice, yeah. Nice, nice. Okay ba yan? Ayos. Imported kayo yan. Kayuran ito. Kasama ko ngayon ang group 1 na ma-assign sa mga kabundukan dito sa Mindoro. Brother Junel, ang leader ng group 1. Anong gagawin nyo dyan sa mga bagay na yan? Bakit may tusok-tusok kayong nalalaman dyan? Dito ibibitin siya. No? Gagawing lamisa. Ah. Kung sakali kong magkaano, hindi may tutungan ng mga pagkain. Ah, nice. Nice, nice. Diskartihan talaga itong mga sulads para magkaroon ng lamesa. Kasi ito ang kanilang gagawing quarter ng kanilang grupo. Kusina din. Sister Hana, kaya mo ba yung barita na yan? Si Brother Pampo naman, anong balita dyan sa'yo? Hirap po mag-isip. Kung anong ano gagawin? Hirap. Kaya ikaw, kung gusto mong experience, try mo sumama sa sulads. Amen. Natawagan kita ngayon pag napanood mo to. Amen. God bless. Isa naman na yan, Brother Tutong. Anong ano naman yan? Imported. Kaldira na naman. Ito ay mid-inquired pa rin. Tibay. Ito kasi survival. Ano, kailangan natin pakita kung paano tayo makaligtas sa tagutom. Nice, nice. Pura sa tagutom. Parang hindi pa ikaw nakaranas ng ganyan dati? Hindi pa talaga. Halataan naman eh. Ngayon pa lang, experience namin. Ayos. Good day, sulads. At narito pa rin kami sa bundok ng Bulalakaw. At ito ay pangalawang araw sa aming survival camp. At hinati-hati na namin yung mga missionary sa dalawang grupo. Group 1 and 2. At sila ay nagkanya-kanya na ng diskarte para makasurvive yung kanilang grupo. At sila ay naghanap ng mga kawayan at kung ano pa. Lahat ng kanilang kailangan sa kusina ay made of kawayan. At ako naman, kanilang na-assign na field supervisor ay nag-diskarte din para ako ay may makain sa loob ng 3 araw. So ang ginawa ko, naghanap din ako ng kawayan at ito ay gagawin kong kaldero, pinakaldero, tapos may nakitang mushroom at yung mushroom ang magiging ulam ko ngayon. At kung nakita ninyo, nasa loob ng kawayan na ito yung mushroom na may konting tubig. At kapag yan ay kumulo at naging malambot yung mushroom, pwedeng-pwede na kainin. Konting asin lang, pwedeng-pwede na. At yan, ang apoy ay suwabe lang dapat para hindi malakas at hindi mabutas yung kawayan. At maya-maya, kapag naluto yan, kain na. Sulads Japet, pwede bang sabihin mo kung ano yung ginagawa mo ngayon? Ito po yung aming gagawing saingan kasi bawal kami magluto sa ano, sa kaldero. Kaya kawayan yung aming pagsasaingan ngayon. Yun. Saan yun nanggaling ang kawayan na yan? Doon pa po sa taas. Grabe pala ang pinanggalingan yan. Malayo pa pala. Kunin. At yan. Tulad, kung makikita ninyo, ito yung magiging saingan nila. Anong group kayo? Group Patag. Group Patag. Group 2. Day Sulans, nandito ako sa quarter ngayon ng group 2 ng mga naka-assign sa Patag. Oh, survival mode din talaga sila. Dahil nga walang mga gamit sa kusina, ay ito yung mga primitive ways para kapagluto ng sinaing. Ayan. Kanilang kaldero ay kawayan. Siyempre ang kanilang gatong kahoy. Hindi naman pwedeng gasol. Na makita nyo ang si Brother Alan dyan, ang pinakamatinding member ng group to. Elite. Elite yan, elite. At si Sheena, future wife ni Brother Sulats JR, si Bulan. Amen! Amen! Hindi namin alam kung hanggang kailan, anong oras maluluto yan. Pero sana soon. Pero ang ganda ng kanilang pagpagatong, oh. Madali lang ma-ano yan. Huwag lang masunog yung kanilang lutuan. Ganda na ng kanilang apoy. Sulads, at katapos ng ilang minuto, naluto na rin ang
aking nilagang mushroom. Makikita nyo, umusok-usok pa oh. Ang sarap ng sabaw nito. Nilagyan ko siya ng kunting sili at kunting pampaasim na sampalok. Kain tayo, sulads! Sulads JR, pwede bang ipaliwanag mo kung anong nangyayari ngayon dito sa inyong niluluto? Anong tawag dito? Ngayon lang nakita ng ganyan na style ng pagsaing. Bigas ba yan? As you can see guys, isa tong primitive technology. Kung saan, nakikita natin nag-overflow yung tubig. Ibig sabihin, you know? Sobra yung tubig. Inalabas mo nga po yung tubig dun sa kahoy para maging, maging sakto lang yung tubig sa loob. Yun. Gets everyone? Okay. Unas mo na ikaw na labi. So, kawayan ba yan? Itim-itim na yes, yan. Yes, kawayan pa yan. Turn seat charcoal. Yan ang kanilang sinain guys. Patayo yung kanilang style ng kawayan. Bilang nangyayon ang panano? So, pagkasluto po niya. Okay, ready ng group 2 na hatiin yung kanilang sinaing. Bet. Mark. Sigurado ka na ba dyan? Sulad Japet? Sa iyong gagawin? Hindi po. At ito yung kanilang ulam. Anong tawag dito? Sulad so, Alan? This is our food for today. And I call this mango marinated with soy sauce. Wow! with onion and green bells. Wow! So let's taste it. Masarap magayon. Oh, pwede na. Biyak na. Yung pang ano Mar, sandok Mar. Ito. Okay, group 2, let's pray. Ito ang buhay ng Sulads Missionary. Magsusurvive kahit ilaw ang sinay. At ito ang kanilang leader, magaling yung magluto. Salo, salo. Ayos lang, Marday. Kain yan niya. Ay, eros ko. Gap yung ganiga. Pwede pang nahipan, no? Sumaga. Sumaga. At tuwang-tuwa ang kanilang mga members ni Sulad Zapet dahil nakakatuwa yung sinaing. At sila ay proud na proud sa kanilang leader. Sarap! Sarap! Ano pong tawag sa mga sulat? Ano pong tawag sa ulam nyo ngayon? Kinilaw na mangga. Kinilaw na mangga. Wow! Ang sarap ng ulam na yan. Ayun oh. Adobo may yan, ano, charcoal inihaw na mais, pang-ulam din. Charcoal popcorn. Oh, ganda oh. Sunog na nga. Good day, Sulads! At kasama ko ngayon ang group 1 na masayin sa kabundukan ng Mindoro. Ngayon kasalukuyan silang nagluluto pa. Alas 10 na ng umaga. Nagluluto pa rin sila. At bakit ba? Bakit ganyan naabutan kayo ng alas 10? Ay, agahan pa lang. Kami ay kawayan. Hanap ng kaldero. Yun ah. Tignan mo yun. Tignan mo. Ulam namin ah. Itong kaldero pala nila oh. Yan. Mahaba. Moto. Ano oh. Ayun. Ito ang kanilang kasirula. Nilutuan ng sitaw na may talong. At dahil nga sa gutom na hindi siya nakatiis, nag-ihaw muna ng mais. Marami pa kami mais dito. Itong isa mukhang lupuyong-lupuyo na. Oh yun, marami pa palang supply sila dito. Ito Wow. Saan naman galing yan? Parang inuto mo yung ano doon ah. May ari ng maisan. Nanap na ako ni Ina. Lumbay. Ina Lumbay. At yung isa, kasalukuyang gumagawa ng kanilang sandok. Sandok namin. At kailangan talaga ito dahil survival eh. Wow. Hindi pwede gumamit ng kutsara. Bawal nice. Ang kaldiro, bawal nice. Ang kawali. Pero pwede pala. Pwede pala. Pwede barita. Basta yung pagkain, bawal lang, bawal yung mga ano. At ito naman si Hana, para namang umungawan pa. Alas 10 na. Umaga na. Bakit may tanong ka na yun? Kala mo umaga. Ano pa? Okay, kasalukuyang kumakain ng brunch. Breakfast at lunch. Ang group 2. Sa pangunguna ni Sulads Japet. Ayan, lagyan mo na lang dyan, no? Ito! Ayan, kanilang pagkain.
Bigas, anong kanin niyan? Bigas. Bigas. Kinabos kumos. Nag-alagatok po pag kinakain. Kaya no, bibilog-bilugin, sausa-usa, tapos papatunga na ang ano yung bilo-bilo? Ito yung man din to. Sushi. Sushi. Yun o. Uy! Uy! Panis ito ha? Grabe yung mga halok-alok na. Hindi pa. Diyan yun. Ito isang kanin, yun ang mangga. Panis na yan, Brad? Yan ang kanilang brunch. Breakfast at lunch. Sarap niyan, mga kasulats. Sa kanilang dessert, oh. Buko. Buko. Sarap niyan. Ano masabi mo, Sulats Yasmar, sa mga pagkain nyo ngayon? Na sarap. Sarap. Busog na busog po. Pwedeng makasurvive kaya? Survive? Yun. Sulats! Ay, matake out pa. ayan na, nagkagulo na. Nagkagulo na, nagkagulo na. Adikot. Bakit, bakit? Ang nangyari? Ilit! Pumapuy na po yung isang kaldero nila. Luto ay. Na may luto kanin. Pulas yun. Umoy sunog. Kawayan. Makita ninyo. Ang kanilang kaldero, mapuy na oh. Ganito kasulas mag-ihaw ng mais. Sunog kung sunog. Ayan. Mais ni Sulads Reggie Boy. Ayun oh. Pwede na to na. Pwede na to na. Pwede na yung brad, saktong ano yan. Kulang pa nga yan? Kulang pa. Sa luto. Kulang pa? Hindi. Sobra. Biniak na po. Hilo pa rin yung lalim. Sulas, biniak na ho ang kanin. Alkansya, alkansya. yung ano? Ikyon. Ano nangyari? Luto ay? Luto no? Luto yung taas. Luto yung dito. Yan. Parang nagalagato ko rin yan pag kakainin ah. Pero niyo galagato. Nandun na sa dulo si Sulats JR at may kukunin ng mga buko. Sige, ilalaglag niya na isang pungpong na buko. Sulid. Sige. Daw, hindi kaya buko para daw. Ito yan. Tabol-tabol lang yan. Ano ha? Kain yan. Dami. Yo, sige lang. Pasambutin. Tiwala lang. Sa ba? Ano? Hi. Sa ba? Ano yan? Sige, yan last. Sige. Tiwala lang. Wag na yan, wag yan. Yung isa yun doon sa ilalim. Pa. Hindi yan buko. Yun know, yung isa? Kasama nung huli mong nilaglag. Wala yun? Ha? Nakita niyo Sulads. Hindi naman. Ilaglag oh, dami. Sabihin niya. Maganda. Maganda lang yung ubusin yan. Para. Ang laking tulong nito Sulad sa aming mga missionaries. Sumabit. Kasi enough na ito para maka para makain sa isang meal. Talagod mo? Yung mga buko. Tibay talaga si Sulads. JR, dami niya nakuha oh. Swerte na mapapangasawa nito. Swerte na pangasawa nito. Kahit dalawang asawa. Dami. Oh, yun oh. Pwede mag-discredit. Ang supply sa pagkain. Mag-survive talaga ng tatlong araw dito. Puro seafoods ang kakainin. Whatever foods we see. Gatulo na. Buksa. Ano po na? Di, kung ano mo eh. Ayun. Yan, dito na. Doon, sa ibutas na. Ha? Yan. Ayun, masarap. Ayay lang. Batang-bata. Nag-i-chat mura. Mura? Ha? Mura ba? Mura sa baw. Tutupin nyo na. Ha? Ano masasabi mo Sulads Alan sa angking galing mag-akyat ng buko ni Sulads JR? Ah, itong batang ito ay napakagaling eh. Ayoko yung manga.
Ay, bibira mga tao na kagagawa re. Ay, takapar bang isulad? Ay, nice. Ikaw naman, Brad Reggie, ano masasabi mo sa skill na pinakita ni Sulad JR? Ang masasabi ko po, pwede na po siya maging sulad sa sa mga kabundukan at siya po ay magsasaka po ng mga niyog at ipapamigay na po sa ating mga katutubo. Ayun. At pwede na po siya mag-asawa. Hmm. Isipin, pwede pandayo. Pwede pandayo po. Huwag lang ilayo. Bandang bulila ako lang. Kasi, mura. Mura, babungan eh, puro mura man. Mura pala mga kapatid. Mga sulad, mura pala nakuha. Nakakabura. Watigo! Ayun, lumagatok. Ano, bro? Watigo mag-ano siya, no? Habaw, ganun. Yung iba, walang laman. Yung iba naman, pwede na pang kayod. Yan ang mga nakuha naming buko. Buko pang anap. Sa niyog na ito, pagbukas ay naghiwala yung kanyang shell. Parang hindi niyog to ah. Ayun, ay, yun pala yun. Ah. Mura. Mura. Mura, may magulang. So, what's up, Sulads? So, Sulads AJ nga pala. So, makikita natin ngayon si brother Sulads Gideon ay aakyat sa punong ito, ng puno ng mangga para sa aming seafoods. So, kasama si Sulads Reggie Boy, Sulads JR, at Sulads Mark. So, ayan, makikita natin, napakabilis umakyat. At napakataas po ng puno na ito. Ito po ay maraming langgam. Ngunit, hindi ito alintana na para lang makakahanap ng pagkain. Kasi, kung walang mangga, walang makakain, yan ang tanghali. At kasama ang aming mga nakuwang buko at nyug. Pula yun yun, sir. Yung saging nakagbitan mo, yan dyan yun. Taas. Malayo. Ayan, pansamantala pinuputol ang mga sagabal na patay na puno. Mga nakahoy. Para... Yan, nahuhulog na yung mga mangga. Ayan, ang dami. Ayan. So, tingnan natin yung mga mangga. Oops! Ayan na! Kitang-kita naman yung mga mangga. Ang dami. At pagtapos ito, ay mag-prepare kami ng pagkain para tanghalian. Ano, grupan? Grupan! Grupan! Ayan, tuloy-tuloy ang paghulog ng mga mangga. Kahit saan ay nahuhulog. So, ito ang buhay ng isang sulad para makapag-survive sa pagkain. So, mapaprutas, mapagulay, kahit anong taas pa niyan, talagang go for the seafood. Nakikita po natin, si Sulad Gideon ay pababa na po ng mangga. Ayan. So, mag-akyat. Ayan. Wala lang, Brad. Kaya. Dami lang gam, Brad. Para buhugatin ako ah. So, tingnan natin yung kanyang mga nakuha. At ito, kanyang mga nakuha ang fresh mangoes. Itong aming ulam ngayong tanghali. So, ayan ah, pababa na siya. Hoy! So, anong masabi mo, Sulad Gideon, sa inyong pag-akyat? Susunod kayo naman ha. Mahirap. Opo. Dahil pa dun oh. Sunod na lang. So marami rin. Survive. Yan. So tara, balik tayo ng camp. Let's go. Kasihan ngunil bakit ka
Pwede bang malaman ang ulam nyo ngayon, mga sulats? Sagot boy. This is one of my favorite. Popcorn with water. Depende corn. Popcorn. Nagputok eh. Nagputok na ba? Yung tagal ba siya din sa popcorn? Masarap ba? Yes! Because of the sili. Parang kumakain ka ng tinulang manok na may baka. Yun. In short, kaya pa makasurvive? Kaya pa ako makasurvive na isang week pa? Ay, wag naman. Wag naman patagalin pa yan. Gawin na yan. Ito naman sa mga ladies. Kamusta ang inyong ulam, ladies? Sarap! Sarap, no? Sarap. Okay, slide lang, no? Kasi may saluyot. Galaway-laway. Yan, no? Ulam nila. Mais na may dahon ng malunggay at na may saluyot. Kulang na lang okra. Yes, iba na. Iba na for life. Yun, dinagdagan pa ng sili, oh. Ayun! Woohoo! Woohoo! Nandito ngayon sa Camayan Beach Resort. Camayan sila, oh. Kanin hello, pa ba yan? Hello, hello! Hello! Scramble. Yun, oh. Ay, scramble. Pwede pang dayo. Luto, huwag layo. May binli lang banda. At ngayon po, nandito kami sa bundok pero may seaweeds. May pagpapalang dumating, seaweeds. Ayun, God will provide talaga. Gan yung miracle, may seaweeds sa bundok. Nang dahil kay Sir Chucho at Ma'am Chichi, nag-cha-cha-cha. Lumangka. Tibay talaga ang boys, oh. Walang takot kumain ng pagkain ng aso. Survive talaga to. Survive talaga kahit isang buwan pa. Parang sagmaw lang po to, pero hindi pa to. Hey, sulas, nandito ako ngayon sa group 1. Kung sa group 2 ay sama-sama ang kanilang pagkain sa isang tinggan, dito naman hiwa-hiwalay. Kanya-kanya. Kaya ay sama-sama. Okay. Ayos. Kamusta ang inyong ulam, Sulad, Sedi? Napaka-sarap. Ito, napaka-sarap naman po. Napaka-sarap. Kahit talaga yung mais lang at ano. Kahit lumalaway. Salamat. Lumalaway yung ulay. Lumalaway sa pagkasarap eh. Salamat sa Panginoon. May seaweed sa bundok. Okay, go. Aba, sarap. Bagamat simple, pero ito yung pinaka-nutritious na mga pagkain na dapat kinakain natin mga Christian. Yes, tama. Amen. Tuyo pa? The preparation for the first infusion. Amen. Ito ang kanilang leader. Matibay talaga ito sa bundok. Sa bundok. Sanay na sanay. Sa bundok may chapstick. Pabot yan siya yung cup. Ano masasabi niyo sa inyong gulay ngayon? Yan o sarap? Yan o naka ano. Sarap po. Lumalaway? Yun! Dyan lang muna! Dyan lang muna. Dyan lang muna. At dahil nga kami nagkakaisab, bilang isang pamilya, hinatiran pa ng... Hinatiran na ng group 2, ng ulam, ang group 1. Ganyan kami magmahalan dito sa family ng Sulads, Mindoro. Nagkakamay kami dito po, kami group 1. Kaya pala nagbigay kasi kakain pa ulit. Sarap yan, Sir Gitz, lumuto nito eh. Ay, oo. Daming lang. Long lives we say brothers and sisters round you. It's because we're a family and they are so near. When one has a heartache, we all share that peace and rejoice in its victory. The family so dear. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain.
travel this for I'm part of the family of God. Mahal eh. With my permission, okay? Wow, 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 wow. So sweet. Saan ka tingin? Ay, bakit namatay na yung Kendo? Blue na. Blue na. Okay na, Brad. Oh. Tama din siya, ano? We are happy that we can find partners in the field. Yes, sir. With the same hearts of yearning for souls for the kingdom. Satan is trying his best to destroy homes, and this one is another home to be built upon the foundation of your principles. As we are happy of couples having the same hearts for missions in the field, I pray, Lord, that you so bless this couple to build a home built under the foundation of the Almighty God. Yes. Where we will see Jesus as the third party. Yes. In the relationship. Yes. We know, Father, that in these last days, Satan will continue and more forcefully destroy homes. I pray that this home that they will build will be strong enough, looking after and studying every move of the foundation of the church. Experiencing welcoming the Sabbath and so many of these things to prepare us for that wonderful home you have prepared for each one of us. Yes, Lord. I pray that each one also of us will have that realization in our hearts that Sulads and Sulad's missionaries will have that kind of a dream to have a missionary partner in the near future. Yes, sir. Forgive us, Lord, of our sins. We pray this in the loving name of our Savior Jesus Christ. Amen. 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 Happy birthday to you. Sa araw na ito ay nagsimula ng body-body na survival. Ito ay dalawahan na lang, hindi ito grupo. At ang mag-body ngayon ay si Sulad Alan at Sulad Herald. Nagsimula na silang magluto ng kanin. Anong oras kayo nagsimula? Ito po ay sinimula namin alas 3 ng madaling araw. Tapos? Tapos ngayon ay hindi pa rin luto hilaw. Alas ano na ngayon? Alas 5 na. Dalawang oras na. Hilaw pa. Tingnan natin. Hilaw pa din. Hilaw pa rin. Kailan naman po itong ano? Ulang sa apoy, siguro. At ulas sa kinulong ko tubig. Anong ulam nyo ngayon? Talong, inihaw. At tibay. Tapos juice na buko.
Ayos, ayos. Nag-start ng Body Body Survival Camp. Ang magka-partner ay si Sulad Sheshmar, Sulad Shina. At ngayon kasalukuyang naglalagari ng kawayan. Anong gagawin niyo dyan, Sulads? Lutuan po ng aming pagkain. Mm. Yan ang mag-silbing karlero? Opo. Marunong ba kayo? Marunong. Parang lagari pa, hindi marunong. Lagari pala, hindi na marunong. Kaya ba mag-survive? Kaya! Yan. Sulads! Yun! Sulads mo mag-survive. Yung kawayan. Ulam-ulam. Okay, nandito ako sa magbody na Sulad Alan at Sulad Herald. At makikita natin may kakaibang niluluto sila dito. Pwede bang paliwanag mo kung ano yung niluluto mo, Sulad Alan? Ito ang niluluto, binaya ko yung sili. At ang laman nito, yung sibuyas na may toyo at sili. Tapos nilagyan ko ng konting asin pampalasa. Matagal mo ba na bang ginagawa yan? Matagal na. Natutusun ko kahapon lang. Pero bagamat ganun, ay napakasarap. Tested na siya. Masarap. Wow. Ha? Ayos. You know, iniihaw nila dito yung sili. Hello mga Sulads, nandito ako ngayon sa mga members ng Group 1. Sila ay nag-body-body na rin, mag-partner. At nakita ko yung mga kawayan na may mga apoy sa ilalim. Pwede bang ipaliwanag kung ano itong mga to? Para mga litsong kawayan baga ito? Pwede bang magpaliwanag? Ikaw, Sulad Sedi, kung anong mga to? Magandang umaga po mga kababayan. Ayan, kami ay kasalukuyang nagluluto ng aming kanin gamit ang kawayan. So, inyo mapapansin na ang kawayan ay kulay green. Oh. Yan, para hindi masyado siyang masunog. So, kapag brown ay baka hindi na masunog yung at baka matuluyan ng masunog ang aming bigas, hindi na mapakinabangan. So kinakailangan na green sariwa pa. Sariwa para hindi masyadong maano ng init. Ayan, ganito ang diskarte nila para maka-survive at makapagluto ng kanilang kanin. Actually, diyan din kami magluluto ng aming pang-ulam. Ito. Yun, ito naka-ready na ang kanilang pang-ulam. Nakalagay na rin sa kawayan. Ito may plain rito. Sasalang na rin nila maya-maya. So ito ang isa sa mga paraan para makapagluto ng kanin na walang gamit ng mga kaldero. Survival mode talaga ang training ng Sulads Mindoro Missionaries ngayon. Kita niyo, ang dami dito mga kalderong yari sa kawayan, no? At may dalawa pa doon, no? Ang hirap na hirap magpa-apoy. Sina Ina, Michelle. Sina Hana. Okay lang ba kayo dyan? Oh, okay lang. Okay, kita rin na eh. Hapo. Ang isa doon parang nalupyo na. Clarice. Ang paglulutaan niya muna. Clarice. Ulad. Ina, Clarice. Ang gulo ko. Dito. Wala nang apoy. Ang sa dalawa. E, mga ilang oras ito na... One hour ang bawat isang kawayan. Diba? Depende sa init ng ano, kung walang gatong ay iwan lang kung ilang hours. Pero kapag maraming gatong, 1 hour. Ayos. Yan, dahil sa gutom na, hindi na talaga kaya matiis, ay inihawa na lang sa ilalim ng mais ni Sulad Sedi. Gutom ro na eh. Kasi maluto yung kanin namin. Attitude talaga ito. Sinugbang mais. Sinugbang. May bitanga dyan. Gutom ron talaga. Tingnan siya na nga na igalipo ron, no? Ay, baka masok. At ito ang kanilang leader, si Sula Junel. Anong ginagawa mo, Sula Junel, ngayon? Wala lang. Wala lang. Gutom na talaga, gabuang na. Wala masabi. Sa, ano yun ba, lutuan din yan? Ito yung paglutuan ng gulay. Mm. Yun ay plato ni Totong eh, hindi pwedeng lutuan. Dati pa rin itong skin. Sulads, kasama ko ngayon ang dalawang survivors. Nagmag-body na si Sulad Alan at Sulad Herald.
tapos na sila. Silang naunang matapos magluto. Tingnan natin kung ano yung kanilang naluto na. Pwede ba paliwanag yan kung ano yung maitim-itim na yan? Nag-prepare kami ng talong na inihaw. Nilagay namin siya ng maraming sibuyas, tapos sili at kunting toyo. Tapos yung kanyang sibuyas na hindi nakakain, nilipat namin doon sa inihaw na sili sa gitna. Para isang ulit asaw-saw lang sa toyo, tsaka isang tutong. Parang ibang klaseng tutong ito. Ay, crunchy yan. Sample bread. Sige nga, tingnan natin kung gano'n ka crunchy. Uy! Sarap ba? Bakit mahaba? Anong pinaglutuan? Bakit pahaba yan? Hindi pa bilog? Dahil ito ay sa kawayan namin niluto. Apat na oras bago naluto. Ang ilalim sunog pero ang taas lata. Kaya kakaiba. Kaya kayo masarap ba yan? Ganyan tutong? Sarap. Sobra. Anong lasa? Kawayan din. Pero the best. Ayos. Pwede na. Okay, kain na kayo. Enjoy your meal. Anong gawa ang tingin? Sa loob ang hindi naman ng biyaya. Panginoon, tayo ito ay nakikita mo ito ang sulat sa natin sa amin. Wala ka ngayon na mapanggap sa Diyos. Sa Diyos, mali, maraming maraming salamat. Wala ka tuloy niyo. Pagkalaan mo. Pagkalaan na tayo. Yun, kasama ko ang aming director, Sir Daryl Famisaran, na kasalukuyang kumakayod ng niyog. Parang kakaiba tong kanyang kayuran kasi parang walang ngipin. Anong klaseng kayuran yan, Sir Daryl? Ito ay original. Kung walang kayuran makita, marami namang kawayan, ay back to basics. Doon sa may buko, doon ka magawa ng matalim. Kapyasan. Nang ano, gulok. Hindi naman yan madali-daling maano, maubos o ang talim. Kung halimbawa ay hindi na matalim, kunan mo naman para madali ang pagkayod. So, meron tayong kinayod na niyog. Okay. Ayos. So, nice. Ganyan mag-survive kung wala talagang kayuran. Nice. Gusto kong maggata. Ayos. Sinaunang... Sinauna. Sinaunang paraan ng pagkayod ng niyog. Wala pang mga bakal noon. So, darating ang panahon, we will be going back to basics. Tayo itatakbo na sa bundok. Oh. Ayos. Salamat sa information, Sir Daryl. Itikman ko ngayon ang luto ng dalawang ito. Kung gaano ka-crunchy yung kanilang tutong. Crunchy talaga. Nakatanggal ngipin. Ang pag-crunchy niya. Sarap. Lasang kawayam. Okay, Sulad. Kasama ko ngayon si Sulad JR at pumipili ng mga lulutuin nilang seafoods at may hawak na siya ngayong nakalagay sa baso. Anong tawag dyan sa seafood na yan, Sulad tawag JR? Tawag po dito ay crop dock. Ito po ay nakukuha sa mga kahoy-kahoy na nabubulok tulad ng ganito. Pag ito ay nabubulok, yan ay lumalabas, tumutubo. Patingin nga kung anong klaseng ano yan. Ito po ay ang luto namin dito ay gagawin po namin adobo na may talong. Yun. At na may sili. Nice. Oh, yan ang pang-agahan nyo ngayon. Ayos. Survive. Kaya ba mag-survive? Kayang-kaya kahit sa linggo. Ayos. Ngayon kasama ko ang dalawang sulads na ito. Si Sulad Shesma, Sulad Shena. At nagpiprepare din sa kanila sila ng kanilang menu. Pwede bang ipaliwanag mo kung anong luto yan? Ang aming pong lulutuin ngayon ay minarinade na kalabasa. Yun! Na may sili at sibuyas. Yun! Ayos! Harap. Yan bang magiging agahan nyo ngayon? Agahan! Tanghalian! Tapos ito ano yan? Yan nakaluto sa kawayan.
Ayan po ang aming sinaing. Ayos. Sinaing na lata, na sunog. Ay, maisan tsaka kalabasa, no? Ganda kasi yung kita. Pagkakulo. Dapat malakas-lakasan ng ano, apoy. Ipod ba? Ito ang palaging inuulam ng sulad, salad. Pinaghalo-halong mga gulay. No? Kasi pinapractice namin ngayon ang vegetarianism. Pinapractice ng grupo ng sulads ang vegetarianism. So we follow the principles of Ellen G. White. No, vegetarianism. Napakaganda. I-practice natin 'to mga kapatid, para mas gumanda ang ating katawan at mas gumanda ang ating isipan. Talong ko naman, talong ko. Ayos, congratulations sa mga niluluto nyo ngayon. Kasi yan ay dagdag information sa mga taong hindi alam na pwede palang kainin at iulam ang mga bagay na yan. May talong pa. Panalo talaga yan. Toyo na lang at kalamansi ang kulang. Hey, Sulads. Ngayon, kasama ko si Sulad Alan. At ito ay third day of our survival camp. At gusto ko siyang tanungin kung anong mga natutunan niya sa three-day survival camp na ginanap namin dito sa Bulacau ng Sulads Mindoro Chapter. Ano mga natutunan mo, Sulad Alan? So, una-una, nagpapasalamat ako kay Sero, no? Brother Darrell, sa sinagawang training dito. Survival. Kasi napakalaking tulong talaga to, lalo na kapag napunta tayo sa mga bundok, sa kanya ating bundok, na kung saan, wala nang wala ibang kagamitan, kundi kawayan lang. Talagang matututo ko talaga kung paano yung tamang paggamit ng kawayan. Tsaka, yung mga nakakita mong pagkain ay talagang organic. Hindi na kailangan ng mga chemicals para para magpataba pa. Ay talagang ang pagkain talaga dito ay talagang napakasarap at masabi mong healthy talaga. Tsaka yung pagsasaing talagang napakahirap. Pero parang ano din siya, parang sa pag-mission din. Mahirap, pero kung ikaw ay nag-i-enjoy, amen. Talagang magiging successful ang iyong pag-mission. Amen. So tayo ay dapat sa ating ginagawa sa araw-araw sa ating buhay, ginagawa dapat ito ng mayroong pagsisikap at may pagtsatsaga. At masaya ka dapat sa iyong ginagawa para ikaw ay magtagumpay. Amen. Lalo-lalo na sa ating mission field. Amen. Kung saan maraming mga katutubo ang nahihirapan din. Ikaw una ay mahihirapan. Pero sa bandang huli, kung ikaw ay magtsaga at pagkatiwala sa Panginoon, amen, at ikaw ay masaya sa ginagawa mo, ikaw ay magtatagumpay. At yun lang aking natutunan sa training na ito. Amen. We have decided to be a sulas. We have decided to be a sulas. We have decided Sulas, no turning back, no turning back. Amen. Hi, like. Hey, kasama ko ngayon ang ilang mga magbabadi dito ng group 1. Makita natin. Wow, nagpiprepare pa lang sila ng kanilang ulam. Dito sa nagsisilbing kanilang kasirola, kawayan pa rin. At yan ay may kalabasa, may talong. May mais. May mais. Anong luto yan, Sulad? May maligay pa po. Bulang lang po. Bulang lang. Sarap. Ay. At daw, may nakaprepare din sa kanilang kusina. Ang dahon ng malunggay. May talbos ng kamote. At may mga patola. Mga seafoods na kanilang nakita para sa kanilang every meal. At tingnan natin dito kung anong meron. Uy! Papaya, sariwang sariwa. At ngayon yung isang yung magpartner may nakasalang na yung kanilang adobo na pakbet. Adobong pakbet. Ganda. Malapit na manuto, oh. Parang mauna ng ano to, kain. At nakita natin yung mga gutom na kasi ilang oras na sila naghihintay sa kanilang luto para mga hitsura parang mga ano na. Talagang lupyong-lupyo na. Dotom. God bless, guys. God bless, Sulads. God bless. Enjoy your meal. Bless you, guys.
God bless you too. May ipapakita ako sa inyo yung kakaibang queue. kung palagi nyo nakikita ay kamote queue, banana queue, ito naman ay kalabasa queue. Kalabasa queue. Thank you. Na pinahira ng toyo. Toyo na may mantika. So, ihaw to sa baga, no? Yes. Ito ang paraan ng group 1 para mayroon silang pangulam. Itong mag-body na ito, creative talaga. Si Sulhad Geraldine at Sulhad Clarice. Yan ang kanilang ulamin ngayon. Iihaw nila yung kalabasa queue. Yan. Yan ang Sulhad talaga. Creative. Buhay talaga yan. Buhay talaga sa kabundukan. At kanina, mag-body kanina ay may kalabasa queue. Itong mag-body naman dito ngayon, kasama ko ay may patola queue. May ganito pala dito sa bundok. Maraming queue dito sa maraming bundok. Maraming luto pala ang patola. At ihaw ay si Marduk queue. Tingnan nyo, yan yung patola na hinati-hati, napabilog at tinuhog sa stick at inihaw. Ayan, diskartihan lang talaga dito sulat sa bundukan. At kapag ikaw ay hindi marunong mag-diskarte, magugutom ka. Kaya ito sila ay mabubuhay ito kahit ilang araw pa dito sa kabundukan. This is part of our survival camping, no, sa nang tatlong araw. Madidiskarte itong mga babae na to. God bless you, lads. Enjoy your meal. Yung pagkulo ng ito po ay mais na mayroon pong kalabasa at mayroon po itong sibuyas at karamarami pong sili. Napaka-creaminess and napaka-craftiness po nito at ito po ay talagang masasabi kang wow ulam. So, kung meron po kayong ano, yan nakita nyo po yung kulo, ay grabe, napakasarap po. Amoy pa lang, ulam na po. Yun. Maraming salamat po. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Enjoy your meal, Sulad. Arriba, Sulads! At ito na nga, Sulads, ang resulta ng kalabasa queue, yung naihaw na. Makikita nyo, parang kamote queue din siya, oh. At ang bango. Grabe, masarap. Pwede pala talagang gawing inihaw tong ano na to, kalabasa. Kaya kayo, mga kapatid, Sulads, kapag may kalabasa kayo, kung gusto nyo itry ang ibang luto, pwedeng ihaw. Ayan, dagdag info lang. At yan, oh, yun ang nakaisip ng paraan, oh, si Sula Geraldine. Grabe, dalaga pa yan. Pero taken, ah. At dito naman sa kabilang banda, ay yung inihaw na patola na ready to eat na, oh. Sarap yan. Sige, tikman mo nga, Sula Zeddy. Kinakain pati balat? Diba? Ano lasa? Video tayo ngayon. Wow! Diba, malasa? Patikim din ako. Nakalimutan. Ang sarap! Sarap, diba? Lasang sili. Sarap ang talong. Sarap! Pag ikaw talaga ay creative, makakatikim ba talaga yung iba't ibang luto ng mga seafoods dito? Ang crop dop base kayo na. Ayun, yan ang pinakamasarap. May crop dop, oh. Ay, sarap na. Sa kabila galing yan. Ano pa ang karne? Yun, kanilang pakbit sa kawayan. Mainit na siya. Naluto ng kanilang leader. Ang kimpit na. Wala tayo pang kimpit para makuha natin. Si leader Lino. Lino, si Kaino. Kain na tayo. Kain na tayo, luto. Enjoy your meal, guys. Sabay-sabay. Hindi pa ba, oh? Hello, Sulads. Kasama ko si Sulad Mark ngayon na nagkukuskus ng niyog. Pero, ito ay bago sa naparaan. Tingnan natin kung anong paraan ang ginagawa niya sa pagkuskus ng niyog. Anong gamit mo, Sulad Mark? Bakit parang walang ngipin niyang iyong kuskusan? Tapyas lang ng kawayan. Tapyas ng kawayan. Kasi naiwan namin yung kudkuran, so kailangan namin gumata. Di kawayan muna. Gumata. Okay. Ilang niyog nang nakuskus mo?
Sa lima na anim na ata, kaso cute. Mm. Sayang ano no? Ibig sabihin maganda pa rin pala talaga pangkayo diyan. Hmm. Ayos. Kikita niyo yung kawayan no? Isang walang ngipin. Pero nakakapagkuskus siya ng niyog. So kung kayo ay walang magawang paraan, kung walang kayong ngayuran na mabili, ay yan ang gawin ninyong paraan. Kawayan lang. Sigurado, mga dalawang oras kayo magkudkod. Nakakapagod man pero worth it kasi total ng may nice. Maganda ng kalalabasan at exercise pa sa katawan. Nice, nice. Amen! Anong luto dyan? Gata. Ginataang ano? Kalabasa. Sitaw. Ginataang sitaw. Ayos. Thank you, Sulad Mark! Ang mga Sulad's Missionaries, mga kapatid, ay nagpa-practice po ng vegetarianism o yung puro gulay ang pagkain, walang karne. Kung makikita nyo, ang palaging niluluto ng mga Sulad's sa training ay puro seafoods or whatever food we see na mga gulay at mga dahon-dahon. At ngayon, makikita natin, ito ay niluluto ni Sulad Mark ngayon ay dahon ng balinghoy, talbos ng balinghoy na may karupdop. Ang karupdop, mga kaibigan, yung hindi nyo alam ay yan yung uri ng mushroom na tumutubo sa mga bulok na kahoy, yung mga kulay puti na dumidikit sa mga nabubulok na kahoy. Kalimitan makikita natin yan sa kahoy ng mangga. At ito niluto nila, ginataan, may sili. Ang sarap nito, mga kaibigan, mga Sulads. Yan ang kanilang magiging hapunan ni Sulad Mark at ni Sulad JR. Pag naluto yan, luto na rin sila. Kain na rin. Laging laan ang pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Sasambahin kahit man ay magdilim siya, kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan laging laan ang pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. O pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man.
na ikaw ito. Okay? Personally. Ako'y karaniwan lamang sa iyang pagkasalan. Anong dumi, anong sama, nasa'y basta kasama. Subay ang pag-ibig niya ay di matutuwalan. Diyos ang kanyang dugo sa krus na malaya. Kaya Panginoon, ako'y narito kung puso at buhay inaalay ko. Kahit nga kung tutusin ay kulang pa ito, kaya ako'y laging handa saan man tawagin niyo. Dagat man ay tawirin o bundok ang lakarin ko. Kahit kailan, kahit ano, kahit saan o kanino, Panginoon ako'y handa. Buong buhay ang alay ko. Marami pang mga tao nasa paniliman, mga batang ulila walang maumian, mga taong kawawa may kapansanan. Marami rin katutubo sa mga kabundukan. Kaya Panginoon, ako'y narito buong puso at buhay inaalay ko. Kahit nga kung tutusin ay kulang pa ito, kaya ako'y laging handa saan man tawagin niyo. Dagat man ay tawirin bundok ang lakarin ko. Kahit kailan, kahit ano, kahit saan o kanino, Panginoon ako'y handa. Buong buhay ang alay ko. Handa akong umuna, wala kailangan kahit anong ayo o mamahitan. Timpala para sa sangkatauhan, pag-ibig niya'y tunay, hindi makabayaran. Kaya Panginoon, ako'y narito buong puso at buhay inaalay ko. Kahit nga kung tutusin ay kulang pa ito, kaya ako'y laging handa saan man tawagin mo. Kahit man ay tawirin kung unong ang nakarin ko. Kahit kailan, kahit ano, kahit saan o kanino, Panginoon ako'y handa. Buong buhay ang alay ko. Kahit kailan, kahit ano, kahit saan o kanino, Panginoon ako'y handa. Buong buhay ang alay ko. Panginoon ako'y handa. Buong buhay ang alay ko. Here before your throne of grace are your army of youth. You have called
from different walks of life, from different backgrounds, forgetting the past, making use of them this very present time, and anoint them and possess them with your Holy Spirit to be used by thee as your disciples in these last days. And what a privilege, Father. Napakagandang pribilehiyong kami ay makasama sa isang hukbo ng mga manggagawang tinatawag na Army of Youth para magdala ng pabalita ng langit kung saan man kami ninyo dadalhin, Panginoon. At ngayon ay aking hinihiling ang inyong banal na Espiritu na siyang tumahan sa bawat puso at bigyan sila ng kapangyarihan, magpapagaling na may sakit, magpapalakad ng lumpo, magpapalabas ng masamang espiritu, kagaya ng kapangyarihan inyong binigay sa inyong mga alagad noong mga araw na kayo narito pa. And the world will wonder, the church around will wonder kung anong kakayahan ng mga kabataang ito para mag-akay ng maraming kaluluwa sa paanan ng cross. Sa panahon itong pandemya na umiikli at sumisikip ang aming kinagagalawan tungo sa marami pang krisis na darating. Naway sa pamamagitan nito, Panginoon, matanggap namin ang huling ulan at kami matatakan sa aming noo at mahanda sa inyong pagbalik. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. Ito aming sinasamot dalangin alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ear to us and grant us thy peace. Amen.